gobyerno dahil sa kanilang pampolitikang paninindigan, sa kanilang pagsisilpi sa bayan, sa kanilang mga gawain, sa hanay ng mga masa, masang magsasaka, masang manggagawa. Ang bayan muna ay nagpanukala ng House Bill number 10535. No, tinagurian natin itong amendments doon sa Recognizance Law of 2012. Pero mas pinangalanan natin itong Antonio Molina Bill of 2021. No? Bakit natin ito pinangalan kay Antonio Molina? Ito yung pag-recognize natin sa pangangailangan, no, na kailangan talagang mabago na ang batas na ito. At in memory of Antonio Molina, no, si Tatay Tonyo, na isang magsasaka sa Palawan na sinampahan ng gawang kaso ng mga ahente ng Estado. At ang kaso ni Tatay Tonyo Molina ay hindi nag-iisa, no, sa lalo na sa panahong ito ng Duterte administration, na halos 600 humigit kumula na ang mga detinidong political or political prisoners sa iba't ibang kulungan sa bansa, no? Very unfortunate nga eh, at nakakapanggalit din talaga dahil ito yung ground na ginamit bakit nakalaya ang mga katulad ni Senator Ponce Enrile, ni Imelda Marcos, no, na nakumbikto na, no, napatunayan na ng korte na nagkasala siya on graft and corruption, although on appeal ito, pero malaya pa rin siya dahil binigyan siya ng piyansa. Ito yung dalawang mukha ng hustisya sa ating lipunan, sa sistemang umiiral na yon, na gusto natin sana ang sa pamamagitan ng pagtutulak ng batas na ito ay magkaroon ng reforma o correction, no, kahit papaano, on recognizance. Ibig sabihin, on recognizance, ilalagay ka sa pangangalaga ng isang kilalang tao sa komunidad, no, pwedeng pari yan or opisyal ng barangay o kung sino mang mapagkakatiwala ang tao sa komunidad, no, ang kanyang obligasyon ay sa panahon na magkaroon ng pagdinig sa iyong kaso ay dadalhin ka doon sa korte, no, parang piyansa din ito. Ang pagkakaiba lang doon sa piyansa, ikaw mismo ay maglalagak sa korte ng pera or ari-arian para ma-amendahan yung law on recognizance at gawing basihan na or grounds, no, for release on recognizance. Una, yung may advanced age, no, matatanda na, senior citizen. Pangalawa, merong mga sakit. O pangatlo, kung ito ay mga babae na nagdadalang tao, saklaw na rin lahat dito ng mga tinatawag nating persons deprived with liberties. Ibig sabihin, ito yung mga mamamayan na sinampahan ng kaso at hindi pa nagkakaroon ng desisyon sa mga kaso nila. At pag-assert din ito, no, na dahil sinasabi ng ating saligang batas, habang ikaw ay hindi pa napatunayang nagkasala, no, ikaw ay tinitingnan sa ating konstitusyon, tinitingnan ng batas na ikaw ay inosente, no? Pinagaw political!